Sigurado ako na karamihan po sa inyo hindi alam yung mga ganitong error. Malamang nga kung wala kang idea sa mga ganitong coin ay gagastusin mo na agad. Hindi mo alam na may mataas palang value. Kaya nakita niyo po ba mga kasalapi? Sa mga lettering niya may mga naka-emboss na mga shadow na print. Ang tanong! 5,000 per dangkal, ganun. Ang tanong, magkano? Yo, kumusta kayong lahat mga kasalapi? So ngayong araw ay nakabili po muli ako ng isang barya na talaga naman pong sobrang hirap din pong hanapin. At malamang po ay karamihan po sa inyo ay hindi po alam na may mataas na value yung mga ganitong coin. So panoorin nyo pong mabuti mga kasalapi ang video na ito at tapusin nyo po mga kasalapi. At sigurado po ay magkakaroon po kayo ng panibagong kaalaman at para magkaroon din po kayo ng idea about po sa mga ganitong coin na naibibenta po sa mataas na halaga lalo na po sa mga kolektor. At binayaran ko nga po ito sa halagang 8,000 pesos. So isang piraso lang to mga kasalapi ah. 8,000 pesos ko po yan binili. At binayaran ko nga po yan via GCash. So isang maswerteng kasalapi na naman po ang ating natulungan mga kasalapi. At sigurado nga po ako na hindi lang nag-iisa yung mga ganitong barya. So napakadami pong barya na umiikot sa sirkulasyon mga kasalapi. At para magkaroon po kayo ng idea, ay samahan niyo po akong buksan ang parcel na ito. So ito nga po mga kasalapi ay nabili po natin sa maswerteng kasalapi po natin. So ayan, ilalagay ko po sa screen. At gaya nga po ng sabi ko kanina, ay 8,000 pesos ko po ito nabili sa kanya. At habang binubuksan ko nga po ito mga kasalapi ay maaari po kayong magpa-shoutout at ilalagay ko po yung shoutout sa next video. So ilagay nyo lang dyan sa comment section kung saan kayo nakatira tapos isa-shoutout ko kayo sa next video mga kasalapi. At nice ko nga po palang sabihin na patuloy po akong bumibili ng mga hard to find coins katulad po ng 1 piso year 2005, 5 piso coin year 2006, 2007 at year 2008. Tapos sa 10 peso naman po ay year 2007 at year 2009. So kung may mga ganyan kayong barya mga kasalapi ay maaari nyo din pong i-comment sa baba or maaari po kayong mag-message sa aking Facebook page na Salapi TV. At yung mga ibang coin naman na binibili ko mga kasalapi kung mayroon po kayong mga hawak na ganyan tulad po ng mga commemorative coins ay abangan nyo po yung mga post ko dito sa aking Facebook page mga kasalapi para updated po kayo. So siguraduhin nyo lang po na nakapalo kayo para makita nyo po agad kung sakaling mag-post ako o maghanap ako ng mga commemorative coins at iba pang mga coins na binibili ko. At ito na nga mga kasalapi na buksan na natin. So hanapin na natin dito yung coin. So sabi po ni coin seller ay dito niya daw po nilagay yung coin. So ito na nga po mga kasalapi. Sa makikita nyo, ito po ay 5 piso NGC o New Generation Currency na 5 piso coin. So ito mga kasalapi, tingnan natin na ipapakita ko sa inyo yung error po nito. So di ba nga mga kasalapi, nung nakaraang video ko na naipost ko ay naghahanap po ako ng mga error coin. So ito mga kasalapi, ipapakita ko sa inyo. So sa nakaraang video natin ay naghahanap ako ng penteng barya na dalawa po yung tenga. Pero ito mga kasalapi, kakaiba to. So 5 piso coin mga kasalapi. So dalawa po yung tenga ni Andres Bonifacio. So ayan, ayusin ko lang po yung ilaw mga kasalapi para po makita nyo po ng klaro. So dito sa kanyang obverse mga kasalapi, nakita ko na po agad yung mga error. So tingnan po natin dito sa may likod. At tingnan natin baka bukod po doon sa error sa kanyang obverse ay meron pa dito sa kanyang reverse. So ayan, nakikita ko naman dito mga kasalapi, nakita nyo naman din po. Common lang yung kanyang reverse at yung kanyang edge. So ayan, nonagonal mga kasalapi. So ayan, wala po siyang ibang error bukod po doon sa kanyang obverse. So ayan mga kasalapi ah. Dito sa personal ay nakikita ko agad yung kanyang error. So nakikita ko agad yung mga error mga kasalapi. So dito sa camera ay hindi po siya masyadong kita. So tingnan natin mamaya, ipofocus po natin yung camera mamaya, ilalapit natin. So sa picture po kasi mga kasalapi tapos sa personal, makita po agad. So tingnan natin, gamitan natin ito no. So ayan, medyo malayo mga kasalapi, teka lang. Ipapakita ko, makikita nyo yan mga kasalapi, makikita nyo yan mamaya. So try natin, tanggalin muna natin to. Baka sakaling mapokus natin yung camera mga kasalapi. So ito mga kasalapi, ano, isa ito sa mga double die na coin, error coin mga kasalapi. So ayan. Ayan. Titingnan ko lang muna yung angulo ng camera para makita nyo po mga kasalapi.
Kasi sa totoo lang mga kasalapi, kung wala kang idea sa mga ganitong coin, sigurado hindi mo talaga mapapansin, lalo na kung hindi ka naman nakapokus dun sa paghahanap ng mga error coin, ano. So, kaya believe din ako sa nakakita na ito, mga kasalapi. Ako, napakadami ko nang nahawakan na barya. Pero hindi ko alam na maaari palang magkaroon ng ganitong error yung mga NGC na nonagonal 5 peso coin. So, ayan, medyo malabo pa rin, mga kasalapi, ah. Ayan, medyo may lumalabas doon, no, sa letter P, nakikita nyo, mga kasalapi. Para siyang may shadow, yung letter P. Ayan, focus natin yung camera, mga kasalapi. So, sana hindi kayo naiinip, mga kasalapi, ano. So, pag hindi pa rin siya maipocus, try natin baguhin yung settings ng camera para makita nyo po lahat, mga kasalapi. So, ayan, mga kasalapi, ayan, nakita nyo, meron siyang mga shadow yung lettering po niya, no, yung letter R tapos yung letter P. So, ayan na, no. Tapos, makikita nyo, meron ding shadow yung ulo ni Jose Rizal, yung kanyang buhok, tapos yung kanyang tenga. So, dito kasi sa personal, mga kasalapi, makikita mo agad yung pagka-error niya, no. So, ayan, no, makikita nyo, mga kasalapi. So, ayan, tignan natin, baka meron pa tong ibang error. So, kakaiba to, mga kasalapi, ano. Sigurado ako, nakaramihan po sa inyo, hindi alam yung mga ganitong error. So, binayaran ko nga to ng 8,000 pesos. At malamang nga, kung wala kang idea sa mga ganitong coin, ay gagastusin mo na agad. Hindi mo alam na may mataas palang value. So, ayan nga, mga kasalapi, so far, yun pa lang naman yung nakikita kong error at wala na siyang additional na error, no. So, ayan. Nakikita nyo dito, mga kasalapi, dalawa yung tenga. So, meron siyang parang shadow na nakaprint. So, hindi nakalubog yung ano, mga kasalapi, ano. Hindi nakalubog or hindi yan inukit. Kasi makikita nyo, naka-alsa o naka-emboss yung mga print niya, no. So, ayan, makikita nyo dito sa letter R, sa letter P, yan, sa letter I. Konting-konting error lang, mga kasalapi, ano, hindi mo mapapansin na may mga ganito palang error coin. So, tinatawag nga ito na double die. So, ayun, makikita nyo dito, no? Ayan, tingnan natin, baka masakaling makita nyo ng klaro. So, ayun, mga kasalapi, ano, mapapansin nyo ba? Ayan, no, sa buhok, tsaka yung sa tenga. Ayan, makikita nyo. Tsaka doon sa may letter R, tsaka sa letter P, mga kasalapi. Makikita nyo, para siyang may mga shadow. So, ayan, no, makikita nyo sa may batok ni Andres Bonifacio. So, ayan, focus natin yung camera. Ayan, makikita nyo ba yung mga lettering, mga kasalapi. Tapos, ayan, no, sa may buhok niya, sa tenga, sa leeg. So, ayan. Napakaganda ng error coin na to, mga kasalapi. Isa na ito sa mga paborito kong barya na nabili ko. So, ito, pakita ko ulit sa inyo, mga kasalapi. Baka yung iba po naguguluhan, no. So, ayan, makikita nyo, mga kasalapi, ano, may naka-emboss na print. So, ayan, yan, sa mga lettering. Ayan, nakita nyo po ba, mga kasalapi? Sa mga lettering niya, may mga naka-emboss na mga shadow na print. Or yung pag-mint po sa kanya, siguro, dalawang beses po siya na-punch, no? Pero magaan lang yung pagkakapunch sa kanya. Talagang di mo mapapansin na may mga ganito palang error, no? So, ayan, mga kasalapi, ano, kung meron kayo mga ganyang barya, ay huwag po kayo mahiyang mag-comment dito sa baba. So, always buying po ako, mga kasalapi, at still buying po ako ng mga hard-to-find coins. So, mga error coins, mga kasalapi, still buying po ako nyan. So, kung may napansin kayong kakaiba sa inyong mga hawak na barya, ay maaari nyo din po akong i-message sa akin pong Facebook page. So, alam nyo naman po yung mga kasalapi, ano, search nyo lang sa Lapi TV. Tapos, kung sure po kayong may hawak po kayong mga binibili kong barya, maaari po kayong mag-subscribe sa akin Facebook page at magpa-member sa akin YouTube channel para magkaroon po kayo ng mga benefits tulad ng highlighted comment. Or magiging priority ang inyong comment. So, please shout out next video. Ang video ito ay sponsored ni Epoch Game. Sa katapusan ng Pebrero ay pipili ako ng maswerteng kasalapi at bibigyan ko ng maliit na puhunan para sa negosyo. Simple lang ang kailangan gawin. Pipili ako sa mga magre-rehistro at deposito sa link na nasa komento at isend mo lang sa aking page ang screenshot. Nakatunayan na ikaw ay nagrehistro at deposito at pwede mo nga ilaro ang iyong idineposito dito sa mines. Madali nga lang manalo dito. Pipindot ka lang sa kahit anong box at pag ang napili mo ay walang bomba, panalo ka. Sa pag-cash
cash-in naman ay madali lang. Pindutin mo lang itong wallet. At kung sakaling panalo ka na, ay pwede mo na itong i-withdraw dito sa baba. Para naman makapag-rehistro ka dito, ay pindutin mo lang ang link sa comment section at fill upan mo lang itong form. Paalala ko lang po mga kasalapi, ito po ay pawang libangan lamang at bawal po sa bata. Kaya bet responsibly.